Magandang umaga sa lahat, mga bata. Ito na naman ang inyong guro na si Ginoong Rafi G. Aguilar para sa ating kasaysayan ng o araling panlipunan 8. Noong nakaraang linggo ay pinalakay natin ang usap katangiang physical na naibig. Ngayong araw ay may panibago na naman tayong paksa na tatalakayin. Bago natin simulan, huwag kalimutang bumisita sa ating official website na www.gaitf.com. Huwag kalimutang bisitahin ang ating learning path para i-download nyo ang mga PDF na aking ini-upload noon. Sagutin nyo rin ang mga activity at ang mga quizzes na nasa inyong mga learning path. Kaya, ano nga ba ang tatalakayin na ito. Halina't simulan na natin ang talakayan. Sa araw na ito ay tatalakayin natin ang tungkol sa Heograpiyang Pantao. Ano nga ba ang Heograpiyang Pantao? Sumusunod na slide ay malalaman natin kung ano nga ba ang Heograpiyang Pantao. Bago natin simulan ay may mga layunin akong inihanda na dapat natin matupad pagkatapos ng ating talakayan. Una, nasusuri ang yugto ng pag-unlad ng kultura sa panahong prehistoryo. Pangalawa, nakikilahok sa talakayan. Pangatlo, napapahalagahan ang mga yugto sa pag-unlad sa panahong prehistoriko. Pang-apat, nabubuod ang mga tinatalakay sa mga nagdaang talakayan. At ang panghuli naman ay naitatanong ang mga tinalakay na hindi naunawaan upang maipaliwanag. Uulitin ko, matutupad lamang ito pagkatapos ng ating talakayan. Kaya simulan na natin ang ating talakayan. Kondisyon geografiko sa panahon ng unang tao sa daigdig. Heograpiyang Pantao. Saklaw ng Heograpiyang Pantao o Human Geography ang pag-aaral ng wika, relihiyon, lahi at pangkat etiko sa iba't ibang bahagi ng daigdig. So, saklaw ng Heograpiyang Pantao o Human Geography ang pag-aaral ng wika, ano ang wika, relihiyon, ano ang relihiyon, ang lahi, ano ang lahi, tinanggalingan, at pangkat etniko sa iba't ibang bahagi ng daigdig. So yun ang mga saklaw ng pag-aaral ng Heograpiyang Pantao. Isa sa mga saklaw ng pag-aaral ng Heograpiya ay ang wika. Ano nga ba ang wika? Itinuturing ang wika bilang kaluluwa ng isang kultura. Nagbibigay ito ng pagkakakilanlan o identidad sa mga taong kabilang sa isang pangkat. May 7,105 buhay na wika sa daigdig na ginagamit ng mahigit na 6,200,000,000 na tao. Nakapaloob ang mga wikang ito sa tinatawag na language family o mga wikang magkakaugnay at may iisang pinag-ugatan. Tinatayang 136 language family sa buong daigdig, ang mga pamilya ng wikang ito ay nagsasanga-sanga sa iba pang wikang ginagamit sa iba't ibang bahagi ng daigdig. Ipinapakita sa talahanayan 1.5 ang ilan sa mga pangunahing pamilya ng wika sa daigdig na makikita sa susunod na slide.
Ito ang talahanayan ng mga wika, ng mga pamilyang wika, buhay na wika, bahagda ng mga nagsasalita at ang mga bansang gumagamit ng wika. So una ay ang Afro-Asiatic. Ang Afro-Asiatic na may buhay na wika na 366 at ang bahagda ng mga nagsasalita ay 5.81%. At ang mga bansang gumagamit ng Afro-Asiatic ay Algeria, Bahrain, Cameroon, Chad, Cyprus, Egypt, Eritrea, Ethiopia, Georgia, Iran, Iraq, Israel, Jordan, Kenya, Libya, Mali, Malta, Mauritania, Morocco, Nigeria, Oman, Palestine, Saudi Arabia, Somalia, Sudan, Syria, Tajikistan, Tanzania, Tunisia, Turkey, United Arab Emirates, Uzbekistan, at Yemen. Ang pangalawa naman ay ang Austronesia. Ang Austronesia naman ay may buhay na wika na 1,221. At ang bahagda ng mga nagsasalita ay 5.51%. So ang mga bansang gumagamit ng wikang Austronesian ay ang Brunei, Cambodia, Chile, China, Cook Islands, East Timor, Fiji, French Polynesia, Guam, Indonesia, Kiribati, Madagascar, Malaysia, Marshall Islands, Mayotte, Micronesia, Myanmar, Nauru, New Caledonia, New Zealand, Niue, Northern Mariana Islands, Palau, Papua New Guinea, Philippines, Samoa, Solomon Islands, Suriname, Taiwan, Thailand, Tokelau, Tonga, Tuvalu, United States, Vanuatu, Vietnam, Wallis, at Futuna. At ang pangatlo naman ay ang Indo-European na may buhay na wika na 436 at ang bahagda ng mga nagsasalita ay 46.77%. So ang mga bansang gumagamit ng wikang Indo-European ay ang Afghanistan, Albania, Armenia, Austria, Azerbaijan, Bangladesh, Belarus, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Brazil, Bulgaria, Canada, China, Croatia, Czech Republic, Denmark, Fiji, Finland, France, Germany, Greece, Iceland, India, Iran, Iraq, Ireland, Isle of Man, Israel, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Macedonia, Maldives, Myanmar, Nepal, Netherlands, Norway, Oman, Pakistan, Peru, Poland, Portugal, Romania, Russian Federation, Serbia, Slovakia, Slovenia, South Africa, Spain, Sri Lanka, Suriname, Sweden, Switzerland, Tajikistan, Turkey, Ukraine, United Kingdom, United States, Vatican State, at Venezuela. Next naman ay ang Niger-Congo o Congo na may 1,524 na buhay na mga wika at may bahagda naman na 6.91% ang gumagamit ng wika. At ang mga bansa namang gumagamit ng wikang Niger-Congo or Congo ay ang Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo or Congo, Conte d'Ivoire, Cuba, Democratic Republic of the Congo or Congo, Equatorial Guinea, Gabon, Gambia, Ghana,
Guinea-Bissau, Kenya, Lesotho, Liberia, Malawi, Mali, Mayotte, Mozambique, Namibia, Nigeria, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Somalia, South Africa, South Sudan, Sudan, Swaziland, Tanzania, Togo, Uganda, Zambia, at Zimbabwe. At ang panghuli naman sa mga pamilya ng wika ay ang Sino-Tibetan o Sino-Tibetan na may 456 na mga buhay na wika at may bahagdan na 20.34%. At ang mga bansang gumagamit ng wikang Sino-Tibetan ay Bangladesh, Bhutan, China, India, Kyrgyzstan, Laos, Myanmar, Nepal, Pakistan, Thailand, at Vietnam. So yun ang mga bansang gumagamit na wikang Sino-Tibetan. Kasunod naman ay ang relihiyon. So isa rin ang relihiyon sa mga saklaw sa pag-aaral ng Heograpiyang Pantao. Mabibigyang kahulugan ang relihiyon bilang kalipunan ng mga paniniwala at ritual ng isang pangkat ng mga taong tungkol sa isang kinikilalang makapangyarihang nilalang o Diyos. Nagmula ito sa salitang relegare na nangangahulugang buuin ang mga bahagi para maging magkakaugnay ang kabuuan nito. Dahil sa mga paniniwalang nakakaloob sa sistema ng relihiyon, ay nagiging batayan ito ng pagkilos ng tao sa kanyang pang-araw-araw na pamumuhay. So, ang relihiyon ay nagmula sa salitang relegare na nangangahulugang buuin ang mga bahagi para maging magkakaugnay ang kabuuan nito. Yun ang relihiyon. O galing sa salitang religare. Christianity, Islam, Buddhism, Hinduism. Ito ang mga halimbawa ng relihiyon. Kahit ang ating mga ninuno ay mayroon ng sistema ng mga paniniwala na nagsisilbing gabay sa kanilang pamumuhay. Ngunit, hindi ito katulad ng mga relihiyon sa kasalukuyan na may organisado at sistematikong mga doktrina sa kasaysayan ng daigdig. Naging malaki ang bahaging ginagampanan ng relihiyon sa buhay ng tao bilang individual at kasapi ng isang lipunan. Naging malaking salik ito sa pagtatag at pagbagsak ng mga kaharian at pagkasawi ng maraming buhay. Dahilan din ito ng pag-unlad at pag-iral ng mga kultura. Hanggang sa kasalukuyan na naratiling malaking bahagi ng buhay ng tao ang relihiyon. Ito ang pie graph ng mga pangunahing relihiyon sa daigdig. So sa pie graph na dito na ito ay makikita ang mga pangunahing relihiyon sa daigdig at kung ilan ang mga bahagdan nito. Una ay ang Kristyanismo, may bahagdan na 31.49%, kulay blue. Pumapangalawa naman ay ang Islam na may 23.20%, kulay pink. At pumapangatlo naman ay ang Hinduismo, kulay green, na may 15%. Pumapangapat ay ang Buddhismo o violet, yung kulay violet na may 7.10%. Ang mga non-religious naman ay may 11.67%, ito yung sky blue. At ang yellow naman o parang orange na may 11.44% na bahagdan. Iba pa. So, ito ang pie graph ng mga pangunahing relihiyon sa daigdig.
Isa rin sa mga saklaw sa pag-aaral ng Heograpiyang Pantao ay ang lahi o pangkat at ito. So sa larawang inyong nakikita, ito ay ang mga halimbawa ng lahi o pangkat at ito. Ano nga ba ang lahi o pangkat at ito? Tila isang malaking mosaic ang daigdig dahil na rin sa maraming natataming paglalarawan at katangian ng mga naninirahan ito tulad ng mga tao. Isang batayan ito ang race o lahi na tumutukoy sa pagkakakilanlan ng isang pangkat ng mga tao. Gayun din ang physical o biological na katangian ng pangkat. Marami rin eksperto ang bumuo ng iba-ibang klasifikasyon ng mga tao sa daigdig. Ngunit marami rin ang nagsasabi nagdulot ito ng kontrobersya sapagkat maaaring magpakita rin ito ng maraming diskriminasyon. Sa kabilang banda, ang salitang etniko ay nagmula sa salitang Greek na ethnos na nangangahulugang mamamayan. Okay, huwag kalimutan, ang salitang etniko ay nagmula sa salitang Greek o Griego na ethnos na ang ibig sabihin ay mamamayan. Ang mga miyembro ng pangkat etniko ay pinag-uugnay ng magkakatulad na kultura, pinagmulan, wika, at relihiyon. Kaya naman sinasabing maliwanag ang kanilang sariling pagkakakilanlan. So dahil sa pangkat etniko, ito ay pinag-uugnay ang mga magkakatulad na kultura, wika, pinagmulan, at relihiyon. So yun ang pangkat etniko. So yun ang mga saklaw sa pag-aaral ng Heograpiyang Pantao. Una ay ang wika, pangalawa, relihiyon, at ang pangatlo naman ay ang lahi o pangkat etniko. Sa wika, may mga pamilyang wika. Sa relihiyon, may iba't ibang relihiyon o mga paniniwala na malaki ang naging papel sa kanilang pagkakakilanlan. At ang lahi at pangkat etniko ang pinag-uugnay ng magkakatulad na wika, kultura, at reliyon. Ngayon ay may pangalawang paksa tayong tatalakayin. Ito ay ang mga sinaunang tao. So ano-ano nga ba ang mga sinaunang tao? Kaya alamin na natin ang mga sinaunang tao. Batay sa makaagham na pag-aaral ng pinagmulan ng tao, nakita ang mga ninuno ng tao, may 2.5 milyong taon na ang nakalilipas. Sila ang homo species o homo na nangangahulugang tao, nagtagumpay, makiayon sa kanilang kapaligiran at nagawang harapin ang mga hamon ng sitwasyon noong sinaunang panahon. So, homo species. So, ano ang homo? Nangangahulugang tao. So, may tatlong pangkat ng homo species na nabuhay sa daigdig at naging mga ninuno ng mga kasalukuyang tao. Pag-aralan natin ang diagram po sa teorya ng evolusyon ng tao mula sa pagiging ape hanggang sa paglitaw ng mga homo sapiens. Kaya, pag-aralan natin ang diagram ng evolusyon ng tao. Naniniwala ba kayo na ang tao ay galing sa ulo? Ito ang evolusyon ng tao. Ape, sinasabing pinagmulan ng tao. Chimpanzee, pinapalagay na pinakamalapit na kaanak ng tao ayon sa mga siyentista. Australopithecine, tinatayang ninuno ng makabagong tao.
GAITF na may kakayahang tumayo ng tuwid. Ang tinatayang ninuno na makabagong tao ay ang Australopithecine. Lucy, pinakatanyag na Australopithecus afarensis na natuklasan ang mga labi noong 1974. Ang Homo habilis, Homo erectus at Homo sapiens, mga pangkat ng Homo species. So, ano ang mga pangkat ng Homo species? Homo habilis, Homo erectus at Homo sapiens, ang mga pangkat ng Homo species. Panahong Paleolithic, dakong 2,005,000 to 10,000 before Christ era o BCE. Tinatawag ding panahon ng Lumang Bato o Old Stone Age, nagmula ang Paleolitiko sa mga katagang Paleos o matanda at Lithos o Bato, pinakamahabang yugto sa kasaysayan ng sangkatauhan. Maiuugat sa pagsisimula ng paggamit ng kasangkapang bato ng mga humini. Unang gumamit ng apoy at nangaso ang mga sinaunang tao. Lower Paleolithic period naman, nagwakas dakong 120,000 taon na ang nakararaan. Pinakamaagang pananatili ng tao sa daigdig. Hindi pa lumilikha ng mga kasangkapan. Ang Homo habilis ay nangangahulugang able man o handyman dahil sila ang unang species ng hominid na marunong gumawa ng kagamitang bato. Sinundan ng mga Homo erectus ng higit na may kakayahan sa paggawa ng kagamitang bato. Ang Middle Paleolithic period naman, dakong 120,000 to 40,000 taon ang nakararaan. Paglitaw ng makabagong tao noong 100,000 taon ang nakalilipas. Umusbong ang pagiging artistiko ng mga tao sa pagpipinta sa katawan at pagguhit sa bato. Nabuhay ang taong Netherdahl na natuklasan sa Neanderthal na natuklasan sa Germany ang mga labi. Ang Upper Paleolithic period naman ay dakong 40,000 to 8,500 taon ang nakalaraan. Nagkaroon na ng mga unang pamayanan sa anyong mga campsite na kadalasang matatangguhan sa mga lamba. Ang mga taong Neanderthal ay nawala sa panahong ito at napalitan ng mga taong Cro-Magnon. Lumitaw ang mga komplikadong pagpapangkat sa lipunan. So, lumitaw ang taong Cro-Magnon. Napalitan, nawala ang taong Neanderthal at napalitan ng mga taong Cro-Magnon. Pagkaraang lumitaw ang mga Homo species, particular ang Homo habilis noong dakong 2.5 milyong taon ang nakararaan. Nagsimula na rin ang panahong Paleolitiko, ang unang yugto sa pag-unlad ng kultura ng mga sinaunang tao. So, panahong Paleolitiko, ang unang yugto sa pag-unlad ng kultura ng mga sinaunang tao. Mga tanyag na prehistorikong tao. Ang Homo sapiens ang pinakahuling species na ng evolusyon ng tao. Ang Homo sapiens Neanderthalensis o circa 200,000 to 30,000 taon BP. Higit na malaki ang utak ng Homo sapiens kung ihahambing sa mga naunang species, kaya nangangahulugang higit ang kanilang kakayahan sa pamumuhay at paggawa ng kagamitan. May mga patunay na may kaalaman ang Neanderthal sa paglilibing, samantalang ang Cro-Magnon ay lumikha ng siling ng pagpipinta sa kuweba. Homo sapiens, ito yung nasa left, at yung nasa right naman ay ang Cro-Magnon. Panahong Neolitiko, dakong 10,000 to 4,000 before Christ era. Ang huling bahagi ng panahong bato ay tinatawag na panahong Neolitiko o Neolithic period o panahon ng bagong bato o New Stone Age na hango sa mga salitang Greek na neos o bago at lithos o bato.
Ang terminong Neolitiko ay ginagamit sa arkeolohiya at ang antropolohiya upang italaga ang antas ng ebolusyong pangkalinangan o pagbabago sa pamumuhay at teknolohiya. Kilala ang panahong ito sa paggamit ng makinis na kasangkapang bato, permanenteng paninirahan sa pamayanan, pagtatanim, paggawa ng palayok at paghahabib. Naganap sa panahong ito ang rebolusyong Neolitiko o sistematikong pagtatanim. Isa itong rebolusyong agrikultural sapagkat nagkustusan na ang pangangailangan sa pagkain. Ito rin ang nagbibigay daan sa permanenteng paninirahan sa isang lugar upang alagaan ang mga pananim. Katalpog, isang pamayanang Neolitikong matatagpuan sa kapatagan ng Konya na gitnang Anatolia o Turkey ngayon, isang pamayanang sakahan. May populasyon mula sa 3,000 hanggang 6,000 katao. Magkakadikit ang mga dingding ng kabahayan at ang tabing pasukan ng isang bahay ay mula sa bubungan pababa sa hagdan. Inililibing ang mga yumao loob ng kanilang bahay. May paghahabi, paggawa ng mga alahas, salamin at kutsilyo. Panahon ng Mitanda kung 4,000 before Christ era hanggang sa kasalukuyan. Ang panahon ng Tanso, naging mabilis ang pag-unlad ng tao dahil sa Tanso, subalit patuloy pa rin ang paggamit sa kagamitang yari sa ito. Nagsimulang gamitin ang tanso noong 4,000 before Christ sa ilang lugar sa Asia at 2,000 before Christ era sa Europe at 1,500 before Christ era naman sa Egypt. Nalinang na mabuti ang paggawa at pagpapanday ng mga kagamitang yari sa tanso. Panahon ng Bronze. Naging malawakan na noon ang paggamit ng bronze nang matuklasan ang panibagong paraan ng pagpapatigas dito. Pinaghalo ang tanso at lata o tin upang malakagawa ng higit na matigas na bagay. Iba't ibang kagamitan at armas ang nagawa mula sa tanso tulad ng espada, palakol, kutsilyo, kunyan, martilyo, pana at sibat. Sa panahon na ito, natutong makipagkalakalan ang mga tao sa mga karating tuok. Panahon ng bakal, natuklasan ang bakal ng mga Hittite, isang pangkat ng Indo-Europeo na naninirahan sa kanlurang Asia noong 1500s before Christ era. Natutuhan nilang magtunaw at magpanday ng bakal. Matagal nilang pinanatiling lihim ang pagtutunaw at pagpapanday ng bakal. Nang lumaon, gumaganap ang paggamit ng bakal sa iba pang kaharian. Persian Silver Cup. Yan ay ang halimbawa ng pagpapanday ng sa panahon ng bakal. Ito ang mga artifacts, mural painting, imahe mula kay Professor Michael Fuller, St. Louis Community College. Isang figurine, imahe mula kay Professor Michael Fuller, St. Louis Community College. Ceremonial flint dagger, obsidian arrowhead, mga palamuti mula sa mga bato at buto ng hayop. Labing nahukay sa loob ng bahay sa Catalhoyuk, imahe mula sa Science Museum of Minnesota. So, yun ang mga halimbawa ng mga artifacts sa panahon ng bakal. So, yan lang. Nagtatapos ang ating lesson. Mag-ingat kayong lahat mga mag-aaral. Paalam.